Welcome back to my channel. It's me again, Abby Chan. Sorry, guys. Katapos lang nag-shower. So, basa-basa pa. So, ngayong vlog na today, guys, papakita ko lang po paano yung routine ko after shower or how to taking care of my face, my hair. So, yung ano yung routine ko. So, yun. First is after shower. So, anyway, guys, yung ginagamit ko pa lang. So, this is this one. Every day. So, nabili ko ito sa SM Mart. Lumuwi ako ng pita. So, yun si Pista. So, yun. Pwede yun sa face, sa katawan. So, after that, guys, ng shower, maglalagay tayo ng aloe vera. Para ma-maintain ang pag moisturize face. So, yun. Medyo malamig-lamig siya. Kaya pag andito ka sa Japan, so, malamig siya sa face. Parang gel. Moisturizing. So, yun po. So, manek, syempre. Yun, guys. So, may proper, so, may proper buong pagmamasad ng face para hindi po magsagang ating face. Kasi may mga muscles po yun. So, ganito daw po ang pag-up. Towards up. Up. Ayan. So, sa taas naman guys pa. Next, ang ating hair, patutuyuin natin. Let's dry our wet hair. Sa unang vlog ko guys, hindi masyadong maintindihan kasi baguhan pa lang kasi ako sa pag-i-edit ng video. So parang nagputol-putol siya. Tapos hindi maintindihan yung mga sinasabi ko. I mean, hindi klaro. Like, it's my first time vlogging though. Kaya di pa buo yung confident ng ano ko. I mean, yung buo confident ng puso ko. Char! Medyo kinakabahan. Para hindi po siya magputol-putol. So, kamay lang po. So, guys, I'm using warm. Na-alternate po siya ng warm, cold kasi pag natututok sa anit, may tendency na magkaroon po kayo ng irritation ng scalp. So, pwede magka-cause ng dandruff. So, na-alternate po lang po. Pag sa tuktok, malamig. So, na-adjust naman po siya. Pag gusto ng mainit, pwede po. So, you can see po, ayan, tuyo na siya. Ayan po, dry na po, tuyo na po ating hair. So, share ko lang guys, I have been coloring my hair for 5 years. And yet, sariling pag-aalaga lang ginagawa ko. Kaya umaga ng ganito. So, pinatulong ko na lang kasi naglalagas siya. Since, siyempre, nagkaroon ng COVID and then maraming problema, stress, like that. So, parang nangangalagas yung buhok ko. So, I decided to cut it. So, yun. Nga pala, share ko lang po. Kaya pala, sariling treatment ko nga pala to. And then, i-share ko po sa inyo ngayon kung ano yung mga product na ginagamit ko to maintain your body. To maintain your hair's
healthy, straight, and good looking. So, I'm gonna show you. Wait lang guys. This one, booster. I'm using this one, booster. Brazilian keratin, so nag-DIY po ako. Sariling ano ko lang po. Before kasi, ang buho ko napaka-dry, parang walis ng buho. But, siyempre, every now and then, nagpapaano ako. Sa head started, or I have learned na paano mag-alaga ng buhok. So, nag-DIY Brazilian keratin treatment po ako sa sarili ko. So, ginagawa ko po ito. Before, na sobrang dry ng hair ko, nalagay ng Brazilian twice a month. And then, hanggang sa pag naging nabuhay na yung buhok ko, umuhay na. So, I'm doing it twice a month, once a month. So, yun. And then, after mo pag nabuhay naman na yung buhok mo, straight na siya. So, yung booster, nabibili yun sa iMiguel po. Sa any branch of iMiguel. Hindi ko po pinopromote or inaano yung product, bayad or what. No, sinashare ko lang po kung ano yung product na ginagamit ko para na rin po sa inyo. Para maalagaan nyo po yung buhok nyo. Para hindi po siya nagkakaputol-putol. Tsaka, syempre, normally sa ibang babae, iniisip nila lagi, gusto mo mag-pariban kasi gusto mo achieve yung straight hair, ganon. Kasi sa mga babae, gusto namin ng straight hair, good looking. Kasi nakaka-attract sa ating mga babae ang long straight hair, ganon. So, yun pong ma-advise ko. So, mag-DIY kayo. Puro may pera naman po kayo, pwede kayong magpa-salon. Pero, sa salon po kasi hindi po tayo nakakasigurado na 100% yung nilalagay nila kasi yung ibang mga salon, hindi ko po nila lahat ah. Hinahaluan nila na ibang, basta ibang, hindi siya totally, pure ang nilalagay nilang Brazilian. So, para, syempre, business is business. So, alam niyo na po yun. Hindi ko po nila lahat na ibang salon, but pero yung iba po, ganun yung strategy nila. Kasi, based on my experience. So, nagpa-reban ako. Hindi ako nagpa-reban for 5 years. Nagpa-ano lang pala ako, Brazilian. So, Brazilian ang nag-alaga na buhok ko. So, sa mga salon pumupunta ako. And then, hanggang sa tumatagal lang, like, 2 weeks. And then, mabalik na sa dati. So, since I have learned paano mag-alaga ng buhok, ako na naglalagay ng Brazilian keratin. So, tumatagal po siya, nag-long last. Kasi, pure kasi, pag ako yung naglagay, pag ikaw mismo ang naglagay, nag-apply sa buhok mo, so, alam mo na pure ang nilagay mo product, chemicals sa buhok mo. So, hindi po pala advisable ang Brazilian sa mga nagbe-breastfeed sa pregnant. Hindi po siya pwede. So, yun lang po. So, yun lang po. Para sa may katanungan, mag-comment na lang po sa video. Kung may gustong itanong. So, ang paglalagay po pala ng Brazilian, may instruction po yun. May mga step by step po siya kung ano yung unahin. Sa booster po kasi, straightening na siya, nakaka-treat pa ng buhok. Like, for example, na yung buhok mo sa kakakulay, lagi nagkukulay. So, yung Brazilian keratin po ang bubuhay sa buhok ninyo or mag-treat. Kaya, Brazilian keratin treatment. Something like that. So, yun guys. Hopefully, may natutunan po kayo sa vlog natin today. Thank you for watching and please keep sharing and don't forget to subscribe our YouTube channel. Thank you guys! See ya! God bless!